ang malaking katanungan ko rito. Gaano ba ito katotoo? Ang nakuha nilang mga items na yan. At gaano kalalim? Saan banda? Ayan mga katiks, panoorin ninyo. Mga gintong alahas, nakuha sa ilalim ng lumang punong kahoy. Magandang araw sa inyong lahat mga katiits. Isang kakaibang video na naman ito ang mapapanood ninyo ngayon. Base dito sa isang area ng kasamahan natin, kung saan nakakuha or nakahits, nakabingo sila ng mga alahas. Pero panoorin muna natin or panoorin nating maigi para malaman natin kung gaano ba talaga ito katotoo. Ganon pa man, pinasa lang rin ang bidyong ito sa akin, kaya ibinahagi ko rin sa inyo. Para sa ganun, meron tayong makunan ng mga simpleng idea kung paano ba nila nakuha at natamaan ang items na ito, gaano kalalim at saan banda. Ay ito na yon mga katits, nag-umpisa sila dito sa parang lubid, parang maliit na lubid. Ito yata ang sinunda nila. Pero ganun pa man, ang maliit na lubid na ito, nasa mismong ilalim ito ng lumang punong kahoy. Makikita ninyo mamaya, parang nasunog na yung lumang punong kahoy or parang nalata na, kinain ng anay. Ayan o, lumang punong kahoy ito mga katits. Hindi ko lang alam kung anong kahoy ba ito, parang mangga yata or langka ba. Pero sa mismong ilalim ng punong kahoy na yan, dyan nila sinundan ang lubid na ito. Ayan, klaro naman. Ito yung punong kahoy mangga. Mangga ito, pag ganitong klaseng puno. Kung hindi ako magkakamali. Kasi pag star apple, parang mamula-mula ang puno. Pero pag ganito, parang mangga ito. Kung hindi mangga, parang langka. Langka kasi parang dilaw ang puno ng langka. Pero ito parang mangga talaga. Ganun pa man, ipalagay natin na mangga ang punong ito. Sa mismong ilalim ng punong mangga, yan ang sinundan nila. May lubid. Pero merong mga ano, anapog. Ibig sabihin yung parang sinunugad. Ang malaking katanungan ko dito, saang lugar kaya ito? At ganun pa man, totoo kaya ang mga gintong ito? Hindi kaya gawa-gawa nila? Pero para sa akin, makikita natin mamaya at kikilatisin natin uli kung gaano ba talaga ka kinang ang gintong nakuha nila. Kasi minsan, scripted or gawa-gawa lang. Pero sa tingin ko na sa lumang punong kahoy, may butas oh. Ah, ito yung sinunda nila mga katits. Hindi talaga magkalayo. Ay, nasa ilalim talaga ng puno, may butas. Na ito ay totoo. Hindi ko rin napansin yung tilang puti na yon kung bago ba or matagal na, kasi kung matagal na, parang lata na, ay ibig sabihin possible talaga na totoo ito. Ay ito na yung tila oh. Parang ano ito? Parang jar? Or ito muna ang nauna? Parang diretso pa ang lubid sa ilalim. Padiretso sa ilalim mga katits. Napakababaw lang pala nito sa mismong puno ng kahoy na ito, kung manggaman ito. Napakababaw lang. Parang siniksik lang. Kung meron kayong mga ganitong plastada sa area ninyo, nako, napakaswerte ninyo mga katits, dahil kayang-kaya ito ng mga metal detector kung meron kayong mga metal detector. Ganon pa man,
paswertihan pa rin ang pagti-treasure hunting, mga katiits. Naniniwala ko niyan. Kasi kung para talaga sa inyo, kunting galaw lang, para talaga sa inyo. Subalit kung hindi talaga para sa inyo, nako. Kahit ano ang gagawin, hindi talaga makukuha ang mismong target na hinahanap. Ito na yun, parang magaan lang ah. Ah, ito na yun. Nakabalot sa tilang puti. Na may lupa. Parang duda ko nito ah. Pero sino namang tanga maglagay dyan at magvideo sa mga alahas? Pero yung pagkaalahas niya, iba yung medyo matingkad yung pagkakinang. At dapat pag ganito, ibubuhos yan. Huwag ninyong hawakan. Lalo na nakahalo yan sa lupa. Ito si Kulugo, si Boy, ano na ito, si Busing, hinawakan niya. Parang duda ako nito, mga katits. Kasi ang diskarte nito, pag may mga ganito kayong matamaan tulad ng mga jar, ibuhos ninyo. Ngayon pag nabuhos na sa mismong lupa, kung sa lupa man ninyo binuhos or nasa sahig ng mga bahay ninyo, kumuha kayo ng stick. At yun ang gamitin ninyong panghalongkay sa binuhos ninyong jar. Kung nakita ninyong may laman, kahit may lupa pa yan, ibuhos talaga. Hindi pwedeng tulad nito nakakamayin agad. Ayan o, parang easy to get lang sa kanila. So, kasi kung may poison yan dyan sa ilalim, nako, yung humawak nito na dritso-dritsuhan, tas-tas talaga, sigurado talaga, mapo-poison talaga siya. Lalo na naghukay siya, bukas ang butas ng balat. Kasi ang mga balat natin, mga katiits, mayroong butas yan na maliliit. Pag pinapawisan tayo, doon lumalabas ang pawis sa mismong balat ng butas natin or butas sa balat, sa palad. Ngayon pag direct mong ihawak sa mismong items, nako, kung may poison ito tulad dito sa hinawakan niya, parang kinikiskis pa ng palad niya ang mismong mga items. Nako, pasok talaga yun. At ito naman, parang ano naman ito? Hindi maintindihan, parang hindi ito ginto eh. Maliban lang doon sa naunang alahas. Parang 50-50 ako dito. Ganun pa man, ang makukuha na lang natin na aral dito, mga katits, ang paghawak ng mga items pag makakatama kayo, kahit maliitan man yan tulad nito. Uulitin ko ulit, huwag na huwag ninyong hawakan agad. Tulad dito sa ginawa ni Katiits, dampot lang ng dampot, wala naman siyang rubber gloves or mga sa Bisaya pa guantes. Pwede sana kung may guantes man siya kahit gawa ng tila. Kasi dry naman itong nasa loob ng parang jar na ito na binalot ng puting tila. Pwedeng kahit guantes na tila. Pero tulad dito sa ginawa niya, diretso-diretso lang, ayari talaga siya dito. Kung wala man kayong guantes or rubber gloves, ibuhos ninyo, mga katiits. Sa madaling salita, pag nakakita kayo tulad nito, ibuhos ninyo sa lupa or ibuhos ninyo sa tabi. Kumuha kayo ng stick at halongkayin ninyo gamit ang stick. Huwag direct or huwag ninyong i-direct ang mga kamay ninyo na ihawak dyan sa mismong items na yan na nakalagay sa lupa. Tulad nito, ay tigok talaga ang taong ito. Hindi to abuti ng isang taon ba kung suswertihin pa siya. Tulad dyan sa ginawa niya, nako, 50-50 ako dito, mga katits. Ayun na lang ang mabibigay kong aral sa inyo. Dahil sa videong ito, mukhang 50-50 ako dito sa items na nakuha nila. Okay, sa pagtatapos dito sa simple mga lecture guide natin, mga katits, sana mayroon kayong nakuhang mga simpleng idea para may apply ninyo sa bawat area ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you, mga katits.